Kumilingin, may puti, may ingatan pa. Maraming salamat at marami ang magkatampi. Pero ang tanong, ano ang tawag sa laro na yan? We call that sa in-game. Kasi mayroong IG in-game, mayroong RL, real life. By the way, ang pangalan ko sa Skyrim na laro is Rental. Pag Counter-Strike ang laro ko, Call of Duty ang laro sa amin ay Peacemaker. Dota ang aming hero ay Light. Sino yun? Sino yung Light? Kasi Adventist ako. Chorselger pa nga eh. And yet, naglalaro ng Dota. Because I have my own computer shop. Alas 3 ng Friday sa Lalo at Internet Cafe. Adventist eh. Alas 7 ng gabi, Sabado, bukas ulit ang computer shop. Ang mga bata na nakatira, ang katabi ng computer shop, nilalaro. Pagbukas, Kuya Alvin, siyam yung players. Isa na lang ko lang, hindi kayo magpapayag hanggang walang player. I will play. Maglalaro ko. Nandito ko sa server, kapamayari, kita ko sila lahat. Talo ko pa ang map-hack. Kita ko lang screen nila eh. So, that was the life. And what will be the life after this online game? Isang player lang ang mag-seed ng lead. Kung ano mang lead yan. Maganda o hindi magandang lead. Isang lead lang. Lahat tayo na naglalaro ay naka-access doon sa lead. Good kung maganda ang lead. What if hindi magandang link ang sinin? And yet, we subscribe. Dahil hindi natin alam. To be like Jesus, hindi be God-like. To be like Jesus, ang gusto ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, kung bakit ko ito, mga kapatid, kung bakit ko ito, dinidiscuss sa inyo dahil hindi ito ang buhay na gusto ng Panginoon para sa atin. Ang sabi ng Matthew, let your light so shine before men, quote unquote, and women, that they may see your good works and glorify your Father, which is in heaven. Kung tayo ay papatay sa in-game, at Biblia ang gano'n natin sa real life, tama po ba? Can we praise God by those kinds of activities? Mga kapatid, ang ML ngayon ay hindi na Mobile Legends. Mobile Literature Evangelist. Dahil ang pagiging kolportor ngayon ay hindi na lahat ng panahon house to house. And I give you some passages from ngayon ay sa mga susunod siguro kasi kulang na tayo ng time. You can share the good news of salvation through the printed pages. Kasi dati, nung ako, one minute na lang po, nung ako ay binata pa ang sabi ko, do not underestimate the power of cyber technology to connect two hearts together. Pero ngayon, do not underestimate the power of cyber technology to connect an erring heart or an erring soul to Jesus. Mga kapatid, sana yan po ang maging isa sa mga baon natin sa aming kakawin. Share Christ through your mobile phones. Maraming salamat at God bless you.